Hi guys, good morning. Ayan yung ghost plant natin. Ito naman yung napakalago nating deltana. Kaso nga lang, ayan yung ibang babies niya. Nagkaka-stem rot siya. Look, mayroon siyang mga itim-itim. Namamatay siya sa yung stem niya namamatay. Kaya itong si deltana na kalbo noon, ngayon look, napakaganda na ng kanyang mga dahon guys. Kasi at saka napakalaki na. Nilagay ko kasi siya sa bubungan. Tapos, ito si ghost plant. Magka-attitude lang sila ni Deltana. Oo, tamang timpla lang ng tubig ang gusto. Nag-ready ako dito ng napakalaking pot. Ito yung tinatamnan ko ng mga talisay plant ko. Sobrang laki. X, parang triple XL. Yung laki niya. Nilagyan ko ng bote sa ilalim. Tapos, rice hull sa ibabaw. Ita-transfer ko itong si Deltana dito sa, ayan, dito na pot. Meron pa akong nakuhang ghost plant dun sa pader kasi natatakot ako baka mahulog na naman siya. Marami na kasi akong succulents na hulog lately kasi lumalaki na yung bunga ng mangga. Kaya naisipan kong ipagsama-sama sila ni ghost plant at saka deltana. Deltana or beltana? So ngayon kukunin lang natin siya dito sa soil. Nag-ready ako ng ito, this one flat, para isasahod. Pag tinumba natin tong, yan, pag ganyan. Mabilis lang to guys. So kapag hindi mo pa to ginagawa, dahan-dahanin mo lang. Pero ako parang na-master ko ng mag-ikot ng succulents. Kapit na ang roots nito kasi parang kailan to na ship. Parang October pa to na plants. Ito oh, mayroon pa nga siyang nagkaka-stem rot dyan. Ayan, kukunin natin. Then, mayroon kasi siyang nung tinanim kasi natin to, look, ano lang, nasa ibabaw lang siya. Parang pinakapit lang natin siya sa soil para, ayan, hindi siya malanta. Kasi, nung na-ship to, sobrang lanta niya. So, kapag tinanim natin ng yung pasok na pasok, ayan. Hindi ko alam saan ipapasok yung kamay ko. Sa dito ba o dito? Kasi, isang, imagine guys ha, siguro ang dami nitong mag-babies. Kasi, isang stem lang to. Tapos, look, isang stem ha, pero ang daming babies. Aside pa sa iba na namatay. Ouch! Yan, look. Yung iba, hala, ang bilis niyang mag-roots. Imagine, October to na itanim. Oh, grabe guys. Oh, sapul na sapul. So, mali yung ginawa ko. Kailangan pala si Delta na ano. Maraming lupa. Tama ba? Kasi pag igaganyan ko, parang kailangan ko magbawas ng soil. Kasi pag igaganyan ko, look. O parang kukulangin yung lupa kasi naglagay ako ng rice hull. Grabe! 6 months pa lang to sa akin. Kukunin muna natin guys. Kasi magdagdag. Ay! Hindi. Kukunin ko muna siya. Dito ko siya hawakan. Kasi sumasabay lahat ng lupa. Ang laki ng pot ng pinagtamnan ko ha. Pero ay! Pero kapit na kapit pa rin yung soil. Yan. So, kunan ko kaunti ng rice hull. Or, ipipress ko na lang yung mga bottles. Kasi ang nilagay ko yung sa mineral water. Yan. Ipipress ko na lang. Mineral water kasi yung nilagay ko dyan. So, ngayon, bitbitin ko lang ng kamay. Kasi, mas gusto niya yung binibitbit siya ng kamay. Ayan. Swak na swak. Ganyan. Oh, di ba? Ayusin lang natin kaunti. Yan yung harap niya. Yan. Kasi si Delta ng pagkakaalam ko, lumalaki talaga to. Parang Harry Watson. Pero hindi pa ako nakasaksi kung talagang lumalaki siya, lumalaki kasi dumating to sa akin na kalbo. So, ito yung first pot ko ng Deltana. As in, parang nabili ko to ng 300 pesos, pero super cluster na siya. Tapos, ilalagay natin dito si... Kinuhaan ko siya ng rice hull, actually. Tapos, ang gagawin ko dito, igaganyan ko lang yung rice hull sa gilid-gilid niya. Ganyan. Tapos, yung ibabaw niya, lagyan ko ng bagong soil mix natin na mayroong organic compost. Tapos, dito ko ilalagay si ghost plant. So, si ghost plant, guys, kunin muna natin yung mga leaves niya at saka babies para hindi malanta. Tapos, gagamitin ko itong another set of clipper na hindi akin. Bigay lang to ni husband. Ewan ko saan niya nakuha. Tapos, maganda to kasi maganda siya pang ipit, oh. Look. Happy naman ako, guys, kasi kalaunan lumalaki ng lumalaki yung mga plants ko.
Ayan. So, kalaunan sa kakatransfer ko, lumalaki sila at dumadami. So, separate muna natin to. Yung iba dito, parang kakalagay ko lang, ayan o. Oh. Pero ang dami ng roots, kasi minsan talaga ako, naglalagay lang ako sa ibabaw, guys, ng succulents. At hinahayaan ko lang siyang mag-roots, kagaya nito. Nag-roots lang siya. Tapos, pwede nating tambakan. Once mag-roots na siya na ganito, tambakan na natin ang soil mix. I-try natin siyang itumba kung kaya bang itumba ang ghost plant. Parang basang-basa to. So, good luck sa akin. Baka maubos to, maupaw. Kasi sigurado ako, hindi pa lahat ng... Ayan, hindi pa to nag-root bound. Ayan, ayan, ayan. May nakuha namang sumasabay, pero ayaw kong mag-risk kasi... Ayan, bubunutin ko na lang. Mas maganda kung ano. Wait lang. Ayaw kong mag-grease. Ah, sige, let's go. Let's go, let's go. Let's go, 1, 2, 3. Out. Yan, hindi pa siya nag-root bound. So, kukunin ko na lang yung mga... this one. Ang tataas na ng roots, pero basa kasi yung soil. Tsaka malaki yung pot. Look! Ganda ng sok ng kanyang pagkakatubo. Actually, nakapag-adjust na siya. Pero ang likot ko, kasi meron akong mga gustong gawin. Ayan, oh. Ayan, lagay lang muna natin. Oh, hindi mapigilan yung mga gusto kong gawin. Kasi, kailangan natin na mag-improve or mag-level up. Ayan. So, yung soil naman ni, ayan, ghost plant, siya ang ilalagay natin. May nakuha ako, oh. Look, may nakuha akong nahawakan ko. Kapag nag-ano ka, kapag nag... Ayan, nagtanim ka, talagang kailangan mo ng ang tawag dito, improvement. Patience, improvement, ganun. Ang dami niyang ano, with wati. Yan oh, kita nyo. Ayan, para siyang ano, para siyang worm. So, kunin natin yan. So, ilalagay na natin yung mga ghost plant na nakuha natin, guys. Look, si ghost plant. Handahanin ko si ghost plant kasi ang gaganda na nila. So, ayan, partially, parang kinakluster ko talaga pagtanim si ghost plant. Kasi, guys, mas maganda siya tingnan. Tapos, nakita ko yung mga roots nila. Ang daming yung parang patay na roots sa ilalim. Kasi, parang kinakain siya nung uod. Ayan, so, good thing dahil na-transfer din natin. Yung mga maliliit, super maliliit na uod. Then, kinukuha ko. Pero, ang good thing naman, kasi yung half lang, parang half lang yung na-damage. Half ng roots. Kagaya nito, oh. Ito, may hole na siya sa gitna. Tapos, parang hanggang dito, half ng kanyang roots, damage. Ayan. Tapos, ang half naman, buhay. So, kaya pala, hindi sila masyadong naka-root bound. Kasi, kinakain. Ayan, cute, cute. So, ayan guys, yan lahat yung ghost plant na nasa white, galing dito sa white pot. Tapos, medyo hindi pa puno, so kailangan pa malaki pang space dito. So, itong stress na ghost plant ang ilalagay natin. Stress siya kasi nasa ano siya, dulo ng pader. Kaso nga lang guys, medyo ano maliit yung kanyang mga rosette kasi super stress siya. Ayan siya guys. So, nilagay ko siya dyan. Siniksik ko talaga siya kay Deltana. Kasi para siyang super taas ng stem. Ayan. Kaunti lang pala. Tapos ang laki nito. Hindi ko na yan naisip ha. So, maraki tayong masisave na pot. Kapag nasa malaking, super laking pot natin, ilalagay marami ding soil mix ang matitipid. So, mayroon akong kinuha dun sa dulo, guys. Sa may kahoy, nilagay ko to kasi ito yung leaf propagation ko ng ghost plant. Ngayon, malalaki na. So, pwede na natin siyang i-transfer sa pot. Kaso nga, mayroon akong mga hinulog dyan na dahon, guys, na pwedeng tumubo. At tumubo naman talaga. Tapos, ang gagawin natin dito, kukunin ko na lang sila, yung malalaki. Parang bubunutin ko na lang. Tapos, iiwan ko lang yung mga dahon dyan na tumubo para mag-replace dun sa kukunin nating malalaking ghost plant from leaf propagation din. So, ayan guys, kung mag-leaf propagate kayo, the better. Kasi, talagang lumalaki sila ng ganito. Kaso nga lang, ito, 1 year ito. Oo.
So, takes time talaga. Kailangan maghintay. O, kung wala kang patience, walang aanihin. Ayan, super dry ng soil. Okay lang yan. Parang naputol yung mga roots. Okay lang, guys. Wag lang tayo magdilig pagkatapos natin magtanim. Ayan. So, kukunin ko lahat ng malalaki. Ito, parang sumasabay siya. So, isasama ko na lang siya. Tapos, ito din. Pero, iwan ko itong si maliit. Ito, iwan ko. Ay, sama ko na lang siya. Tapos, yung mga dahon, hayaan lang natin. Tapos, ilagay lang natin din sila doon kung saan natin sila kinuha. Yan. Ito naman, ilalagay ko din doon. Bubunutin ko lang. Yan. Mga leaf pro pa ito. Lagay natin siya dito na side. Still may space pa dyan, guys. Look, sa gitna. Tapos, ito na yung naitanim natin ng mga babies na ghost plant from leaf propagation. So, ayan yung mukha nila. So, may space pa rin sa salaki ng pot na pinagtamna natin. Dahil sa space na yan, kukunin ko yung Purple Delight na 1 year na din dyan. Dadaan tayo dito. Yan yung napakaganda nating Purple Delight. Yes, guys, 1 year na to. Leaf propagation din to. Ayan. O, diba yung mga leaf propagation? Na, ano natin? Kanang napuslan. Napuslan na to. So, ito guys, tumatangkad. Then, pagkatapos, nagiging, ano siya, nagiging maganda. Then, pagkatapos, minsan, nagkakaano siya. Ay! Nagkaka-stem rod. So, ayan. Kaya, medyo hindi siya malaki sa ngayon. Pero, ang tataba nila, ha? Super. Super mataba. Pero, I doubt na kukunin ko to. Parang sayang. Ayoko nang manghinayang kasi para may kulay yung gitna ng ating, ayan, bubunutin ko lang, gitna ng ating ghost plant at deltana. Matagal na to, 1 year na, kaso nga lang yung iba, nagka-stem rot, pagkatapos ng stem rot nila, naputol. Minsan may pinutol nga ako ditong isa, o, ayan, ayan, pinutol ko din. Ayan, nagbigay siya ng 2 babies, ganun. Oo, tapos kunin natin to, si malaki. So, parang yung padre natin, parang pang-growing ng mga leaf propagation. Maganda kasi siya ilagay doon, lalo na pag sinasanay natin siya sa rain and shine. Ayan. So, ayan na po yung finished product natin. Nilagay na natin dyan yung ating napakagandang Purple Delight. At saka napakaganda nating ghost plant na hindi pa masyadong nagbibend. Okay lang po yung mga ano niya, yung mga direction nila na hindi pa nagiging unite. Kasi, ano, kakatanim lang natin. Oo, na-destroy ko yung direction na gusto nila talaga. Ayan guys, ayan yung ating napakalaking ghost plant with Purple Delight will deltana sa isang napakalaking plastic pot. So, ang kagandahan dito kapag gumamit tayo ng ganito na pot, yung malaki talaga na pot, guys, pag i-transfer natin sa area kung saan mayroong sunlight, mabilis na lang kasi nasa isang malaking pot nga sila. Kaso nga lang, kailangan talaga natin ng maramihang soil mix kasi malapad siya eh. Tapos, kagandahan dito, pag umulan ng umulan, once, hindi pa kasi ito stable. So, once hindi pa stable, guys, pwede natin silang isilong. Oo, isang bitbitan lang. Yun ang mga advantage. Tapos naman, kahit sa lupa natin sila ilagay, ganito, kahit dito, maganda pa rin sila tingnan kasi medyo mataas yung pot, talagang mataas. Nasa parang almost 1/2 meter yung taas nito. Kasi malaking pot to, napakalaki. O, pwede ito tamnan ng ano, ng lemon. Oh, diba? So, ayan! So, hindi muna ako magdidilig. Tapos, ngayon, diretso na sila sunlight. Kahit sa full sun, kaya na kasi galing naman sila sa full sun. Tapos, ayan guys. So, hanggang dito na lang muna. Sana na-inspired kayo. O kayo din, pag may malaking pot na kayo, pwede. Basta, yung ilalim, lagyan ng mga, ano, bottle. Bottle ng mineral water, yung mga plastic bottle, para hindi masyado maraming soil. So, ayan. So, hanggang dito na lang muna yung update natin. Thank you so much for watching. Oo, mag-ano pala ako, shoutout kay Ma'am Jacqueline na always nanonood, kay Sir J-Poy, kay Ma'am Hilda, kay Ma'am Ann, kay Ma'am
kay Ken TV, oh, tsaka may mga nagba-vlog din na nanonood, at tsaka may mga succulents. Kay Ma'am Inday, hello! Kay Pots and Plants, succulents, succulent Davao, kay Ma'am VJ, at tsaka kay Ma'am Grace, hello Ma'am! Kumusta po yung mga succulents natin dyan? So, thank you so much for watching, guys. Hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye-bye! Bye.